everyone, it's Mika Beats and this is part 2. More na yun. Of all the books that I've read this pandemic. Actually guys, na-shoot ko na talaga to sa part 1 pa lang. Ang kaso, sobrang haba ng part 1. Parang nangaabot at ako ng halos 40 minutes. Parang minutes yung mga pelikula. So, pinutol ko na. And since hindi ko pa naman na-upload, ginawa ko eh, nireshoot ko na din. Kasi wala na. Madami ko na. Tanaon, madami ko na. Hindi. Joke lang, guys. I'm a busy person. And, simulan na natin. Sana ma-enjoy nyo yung mga books na isi-share ko sa inyo. Konti na lang siya, guys. Mainit talaga. Wala lang ako maisuot. First book is The Good Earth by Pearl S. Back. This book, guys, hindi lang to basta-basta libro because this is a Pulitzer Prize winner. Meaning, nanalo siya ng Pulitzer. It's a achievement na ginagawad sa America at sa any kinds of literature, journalism, and music. So, bigatin talaga tong libro na to, guys. And this follows the story of a young man named Wang Lung. Wang Lung is a farmer and nag-aalaga siya ng tatay niya na may sakit. Si Wang Lung, medyo mahirap yung buhay nila, but Wang Lung is very diligent. And he's kind of ambitious but in a very modest way. He wants to have an additional family member. Kaya naman bumili siya ng slave sa house of Wang para maging asawa niya. Yung slave na yun ay pinili ng tatay niya. And yung nakita niya ng slave, actually hindi siya nagandahan. Kasi nga naman, para sa tatay niya, aanuhin nga naman ba nila ang isang magandang babae? Dahil ang magandang babae daw ay wala na daw ibang iisipin kundi ang magkaroon o magsuot ng magandang damit, mag-ayos ng sarili. What they need daw is yung... Wala na sila. Isang babae magtatrabaho sa field at maghahain ng pagkain para sa kanila. And sino pa naman daw na magandang babae ang nabalitaan nila na hindi pa nagagalaw ng mga lords doon sa China? Because ang time setting pala nito is 1920s sa China. So yun, so having a beautiful wife is too much for Wang Lung. So since sa pang-asawa niya na si Olan, nagkaroon naman sila ng maayos na buhay at biniyayaan sila ng anak. Pero dadating yung panahon ng tagutom sa China and doon masusubok yung samahan nila bilang mag-asawa and doon din masusubok yung struggle ni Wang Lung sa mga family members niya. Magandang libro to because this is a good window nung panahon nag-i-struggle pa yung mga taong mabuhay sa China noong 1920s. And kapag nabasa niyo to guys, you will feel plentiful and thankful sa kung anong meron tayo ngayon. Umabot pa nga sila sa point na mamalimos na sila para lang mabuhay. And if ever na magkaroon to ng bagong pelikula, kasi hindi ko sure kung yung na-search ko sa YouTube ay pelikula niya kasi parang ang gulo. Pero guys, pag sinashoot to sa YouTube, merong lalabas na pelikula nito. And kung sakaling magkakaroon to ng bagong pelikula, ay siguradong papanoorin ko to. So, The Five People You Meet in Heaven by Mitch Albom. Binili ko lang naman to kasi nung time na yun, nagre-reflect ako. Nakita ko heaven, word na heaven dito sa title. So, binili ko siya kasi inisip ko baka makatulong. Pero hindi. Ang story to ay tungkol to kay Eddie. Si Eddie, 83 years old na siya and isa siyang maintenance sa Ruby Pier. So, ang trabaho niya ay siguraduhin... So, nung araw na yun, ang kanyang karawan, habang nagtatrabaho siya sa Ruby Pier, ay nagkaroon ng disgrasya at namatay si Eddie. And dun niya, makikita yung limang tao sa heaven niya, kakilala niya man personally nung nabubuhay pa siya or hindi. So, this is a good read if you want to have a reflection about love, sacrifice, about friendship, about your dream,
and about forgiveness, guys. I know and I'm certain that this book helps a lot of people. Maybe they positively change their perception in life and realize that everything is connected and everything happens for a reason. And let's forgive as long as we are alive, because time, every minute counts, and time is our most precious resource. And Chinese fairy tales and legends by Frederick H. Martens and Richard Wilhelm. Tingnan naman. So may nabasa kong legends, may nabasa kong fairy tales, girl riding on a dragon. At to part na yan. And let's appreciate first, always, as always, yung cover ng libro. Look at... Wow! Ganda! Gusto ko na gold yung pinili nilang kulay ng title, pati ng border. Diba? Ang kaso lang, ang mahal-mahal. Pero, yung material na ginamit, hindi ko alam kung anong klaseng papel yung ginamit nila dito sa hardbound na cover. Ang daling kumupas. Kung napapansin nyo, don't mind my nails. Itong kita niya, nilagyan ko siya ng pentel. Napilitan akong lagyan siya ng pentel dahil bigla na lang siyang namuti. Pati ito. Namuti na siya. Kailan ko lang naman ito binili. Tsaka iniingat ako yung mga books ko. Pero, ano nangyari? Ang mall mo. Anyways guys, since mahilig ako sa fairy tales and legends, so kaya binili ko itong libro na to. Isa sa favorite ko na story dito ay yung story ni Cowherd and the Weaving Girl. Kasi thousands of years ago daw, yan. Gusto ko yung mga ganyan, yung mga thousand years ago. So yung mga tao daw sa China, sa West, ay may nakitang Milky Way. And yung Milky Way na yon ay tinawag nilang Silver River. And dun sa Milky Way, both sides ng Milky Way or Silver River ay merong dalawang stars. So, every on the night daw of every seventh day of the seventh lunar month ay magsasama-sama lahat ng magpie sa buong mundo to form a bridge so that the two starry lovers may reunite. O, diba? Ang sweet. Tinatawag din nila yung Kisi Festival. It's a celebration for love. Mas matanda pa daw yun sa Valentine's Day na sineselebrate natin. Ang maganda sa book na to, guys. Meron siyang mga drawing-drawing. Katulad niyan. Very Asian vibes. So, may matandang may mahabang balbas. Tapos may batang kalbo sa likod niya. Pero may bags. Yan guys, may mga drawing siya. Pero, yan, hindi ganun kadami yung mga drawings niya. Ay, yan. Ayan yung bata. Bakit siya may bags? Cute. This is a very entertaining book. And marami kayong malalaman tungkol sa mga legends and fairy tales noon sa China. And alam niyo ba guys kung bakit importante na magbasa tayo ng mga alamat? Because ang alamat, it's a traces of our culture and our past. Kasi diba nung bata tayo, madalas din tayong pinagpa-project ng mga alamat nung elementary tayo. Because there's always a good lesson na makukuha natin sa mga alamat. Beneath the Moon by Yoshi Yoshitani. Ano lang siya, different stories lang ng mga fairy tales and myths or legends na pinagsama-sama sa isang libro. This is different stories from around the world. Meron din ditong Philippines, pero hindi ko nga alam yung story na yun. Siyempre, always appreciate the cover. Sobrang ganda. Ang ganda ng drawing. May presyo pa siya. And ang maganda dito guys, bawat story meron siyang graphic illustration. Ganyan. Ito yung mga title ng stories. Katulad niyan, Sleeping Beauty. Tapos, sinasabi din dito kung saan bansa siya nag-originate. Nag-originate siya sa
Italy. And ito yung drawing niya. O, diba? Ang ganda niya basahin, guys. Marami kayong matutunan dito. Katulad nito, next one is Anansi. Nag-originate siya sa Ghana. Sobrang cute. Ang dami kong natutunan mga kwento dito. Or nalaman ng mga kwento dito. Crane Wife. Nag-originate sa Japan. Ito yung drawing. So, yun guys. And then, Reflection and Let It Go. Twisted Tales ng Frozen and Ned ng Mulan. Since uso-uso kasi yung Twisted Tales noon, lagi ko nakikita sa Instagram ko, sa Facebook, group ng mga book. Kaya bumili din ako. Pero dalawa lang yung binili ko. Dito muna tayo sa Let It Go na sinulat ni Jen Colina. Kalunita. Jen Kalunita. Okay naman tong book na to, guys. Kaso lang, para sa akin, hindi siya ganun ka-twisted. Nag-i-expect ako ng sobrang bonggang pagbabago dun sa story. Pero wala naman masyado. Kaya parang wala rin ako masyadong masasabi dito sa libro na to. Pero, very entertaining pa rin naman at nakakatuwa siyang basahin. Kasi, katulad lang din ng Frozen, sobrang nakakatuwa rin panoorin. Kasi parang similar lang siya eh. So, yun. Pero, this one, Reflection, this is so good, guys. As in, ang ganda ng idea ng Twisted Tale nito. Ang mangyayari kasi, paano nga ba kung si Shang, the captain, namatay nung nakikipaglaban sila Shan Yu. Yung, remember kung napanood niyo yung movie, yung nandun sila sa snow. Yung kalaban nila yung mga sundalo ng Hans ata. Hindi ako sigurado. Paano nga ba kung namatay dun si Shang? And ang gagawin ni Mulan ay ililigtas si Shang sa underworld. And kailangan niyang kaharapin yung king of the underworld, which is King Yama. O, diba? Ang bongga. Sobrang bongga ng idea. And nakakatuwa dito yung mga adventures na pinagdaanan ni Mulan. Na siya talaga yung heroine ko. Sobrang tapang niya and very humble. And nakakilig. Katulad doon sa movie, nakakilig yung mga little moments nila ni Shang. Kaya sobrang okay sa akin to. Sana mapansin to ng Disney. At sana magkaroon sila ng idea na gawin tong movie as a twisted tale. Kasi sobrang ganda talaga, guys. Promise. Attack on Titan na manga. Meron akong 1, 2, 3, 4. 5 manga ng Attack on Titan. Hindi siya sunod-sunod. 2, 3, 7, 8, 12. Binili ko lang naman to kasi ang mura lang niya. 48 pesos siya sa National Bookstore. And Tagalog siya. Binili ko lang kasi iniisip ko na baka sakali na baka makompleto ko siya. Kahit naramdaman ko lang time na yun na imposible. At napanood ko na naman din sa anime. Nabasa ko na rin naman sa manga online. Bakit baka bibili ng physical na manga? Pero syempre, dahil gusto ko si Hajime Isayama. And also, crush ko kasi si Levi. Aramin! Mikasa! Yeah. So, Attack on Titan, siguro alam niyo na naman to, or sa mga hindi pa nakakaalam, yung mga tao dito nakatira sila sa loob ng walls and inaatak sila ng mga higante o yung tinatawag nilang Titan, na yung mga Titan na yun, wala silang mga isip. And yung iba may isip, pero sobrang malayo na yun. Panoorin niyo to, guys. And last book na binasa ko ngayong pandemic na natapos ko. Sobrang the best tong book na to. If Cats Disappeared from the World by Genki Kawamura. Guys, sobrang ito.
to know how to describe this book. Very heartwarming. This is the only book that literally cried my eyes out. Ito lang talaga yung libro na kapagpaiyak sa akin ng bongga. As in, hagulgul talaga ako. Kasi yung may mga books naman na medyo teary eye lang. Pero hindi tumutulo. Nandiyan lang siya. Pero ito ay luha talaga. Ang ganda ng book na to kasi ang story nito, this follows the story of an unnamed young man living as a postman in Japan. And na-diagnose siya na meron siyang cancer or tumor sa utak. And mamamatay na siya. And pag-uwi niya sa apartment niya, nagpakita yung devil sa kanya. And sabi ng devil na kung papayag siya na merong isang bagay na mawawala sa mundo, magkakaroon pa siya ng karagdagang isang araw para mabuhay. And pumayag siya. Iniisip niya kung ano nga bang halaga ng mga bagay na yun. May magbabago ba kung mawala yun? May magbabago ba kung mawala yung chocolates? May magbabago ba kung mawala yung alikabok? O kung ano man na napagkasunduan nila ng devil. And hindi ko kaya i-spoil dito, hindi ko masyado ikukwento. Pero tulad nga sinabi ko, this is a very heartwarming book. And ang dami niyang realization sa buhay na na-realize dito na ang ikli nga lang ng buhay. Bakit hindi ko pa gawin yung mga bagay na gusto ko? Bakit hindi pa ako magpakabuti? Alam ko guys, meron na tong movie. Pero hindi Japanese movie siya. Ang gwapo ng bida, ang gwapo ng gumana. And hindi pa ako handang panoorin siya kasi nagsusubok pa nga lang na paiyak na ako eh. Paano pa kaya sa movie? Eh nung binasa ko yung review sa movie, ang dami nagsasabi na talaga napaiyak daw sila ng movie na yun. So this is a masterpiece guys. Yun lang guys, sana nagustuhan nyo yung mga books na shinare ko sa inyo. And don't forget to like and subscribe. And ring the bell button.